ang bibig ng Dio. Anak niya, ma'am. Bakit po siya nagpa-check at dok? She's pregnant. Sabi ko sa'yo na galing ka sa stomach ni mama. Hindi totoo yan. Mahal niyo pa rin ako. Hindi ikot ang mundo namin kung wala ka. Sino na mo si Seo? Hindi ko po kayo sabihin sa inyo, Papa. Ayaw mo sabihin? Si Anthony po! Siya po yung ama ng anak ni Sheila. Why do I have to hug her? Hindi kami close at hindi ko rin siya friends. Shame ko, mama mo. Paano ko naman sasabihin sa inyo na nabuntis ako ng isang lalaki walang pakialam sa akin? Wala nang katayong ama sa anak ko. Ako ang nanay mo. Payakap naman ako. Sandali lang. Mag-iingatan lang sila. Hindi ako kasali. Bobby! Ako si Lydia. Siya naman ang tita Felisa mo. Dinala kita sa tiyan ko. Kaya ako ang biological mother mo. Pero ang tunay mong nanay, ang mami milit mo. Kala ko po ba kayo ang mother ko? Anak, kahit naman hindi ka nanggaling sa mami mo, pinakita niya sa'yo kung paano magmahal ang isang ina. Hindi naman sa sinapupunan ng pagiging ina eh. Nasa puso yun. Ang tunay na ina, yung taong magpapakita sa'yo ng pagmamahal at aalagaan ka. Bagay na hindi ko nagawa buong buhay mo. Pasensya ka na anak ha. Iniwan kita dati. Pero mahal na mahal kita. Dalawa na parang mami ko. Alam magtatawag sa inyo, mami din? Nanay. Nanay na lang. Hello, nanay. Mami told me that you're sick. You should drink medicine like me when I'm sick. Mami gives me medicine. Umiinom din ako ng gamot, anak. Kaya lang hindi na tumatalab. Dapat sinaktan ng anak mo, Tino. Nakadagdag ka lang sa problema niya. Masisisi mo ba ako? Kaisa-isa nating anak na babae. Marami akong pangarap sa kanya. Gusto ko siyang mag-asawa. Pero hindi sa ganyang paraan. Masakit, hindi ba? Masakit na ang sarili mong anak ang sumalo sa karma para sa ama niya. Kasalanan mo ito eh. Dahil sa panaloko mo sa akin, yung anak mo naman ngayon ang niloloko. Ano nga ibig mo sabihin? Walang relasyon si Sheila at si Anthony. Wala namang amorang lalaking yun sa kanya eh. Kaya nga pupunta si Sheila sa Maynila eh, para hanapin si Anthony dahil wala na siyang balak bumalik dito. Hindi ako papayag na maging dalagang ina si Sheila. Hindi ako papayag na lumuwas siya sa Maynila para hanapin ang lalaking yun na magpakaawa ng pananggutan siya. Ako ang hahanap sa lalaking yun. Ako ang haharap sa kanya. Papang, alam kung paano natin matutuntun si Anthony. Kahit kailan, huwag na huwag mong iisipin na hindi ikaw ang mami niya. Dahil kung tutusin, mas mahal ka ni Tonton kaysa sa kanya. Papi, salamat ha. Lagi ka nandiyan para pag-aalayin yung pakiramdam ko. Pero, hindi mo naman may aalay sa akin na yung nararamdam ako, di ba? Nagsisisi ka na ba sa ginawa natin? Hindi. Hindi. Kaya lang kung minsan naisip ko na
na makapag-isip ko isang araw. Wala ka na. Dahil hindi ka pinanganak, di ba? Sorry, Papi. Ming, tama na, tama na. Ming, huwag ka nga magsusorry. At huwag na huwag mo nang binabanggit yan. Huwag na huwag ka magsusorry sa akin dahil hindi mo ako mabigyan ng anak. Hindi, tama na. Okay? Kasi lahat ng insecurities ko lumalabas pag... pag ganito yung nararamdaman ko. Papaya mo na yan. Kung tutusin, sobra-sobra pa ang binibigay mo sa akin. Ha? Tanda mo kahit kailan, hindi yan magiging kasukatan para mabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Lado, magandang hapon, o. Kailangan ka namin makausap. Tungkol saan? Malaki ang atraso sa amin na kapatid mo kami. Nabuntis niya si Sheila. Oo. Oh. Nabuntis ni Kuya Sheila? Sigurado ho kayo? Wala akong panahon makapagbaruhan sa'yo. Kailangan panagutan niya si Sheila. Ibigay mo sa amin ang address niyo sa Maynila at ang bagong cellphone niya. Alan, utol ko yung tinalo niya. Sabihin mo na sa amin kung nasaan kuya mo. Wala kayong makukuha sa akin. Kaya umalis na kayo. Hindi rin ako niniwala na nabuntis ng kuya ko sila. Tanungin niyo mabuti anak niyo. Baka may iba pa ho siya. Tarantalo! Problema niyo! Ang contact number ni Anthony? Bakit? Mamang, ayaw ko ibigay ng kapatid niya yung cellphone niya. Kanina, hinaharap namin, pero wala pa rin eh. Dado, hindi ko naintindihan. Eh, hello? Hello, Dado? Mamang, huwag ho kayo mag-alala. Nasaan ba kayo ni Papang? Kami na po bahala ni Papang maghanap kay Anthony. Mamang? Mamang, nasan sila, Papang? Hindi ko alam. Basta sila na lang daw ang bahala. Sila ang bahala? Bahala saan? Bakit ba? Mamang, natatakot ako sa pwedeng gawin ni Papang kay Anthony. Bakit ba ikaw pa ang concern sa lalaking yun? Eh, siya na nga lang tatago sa'yo. Mamang, mahal ko si Anthony. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Lalo-lalo na ayokong mawala ng ama ang anak ko. Mami, I told Nani Lydia that I want to be a doctor so I can be a doctor someday. Good. You want to come back while you can sit here tomorrow? Yes, mabait pala siya, Mami. But she said she can't play with me all the time. He looks tired palagi. Eh, anak, kasi may sakit siya, kaya ganun. Gala. Hello? Anthony, pumunta ka na dito ngayon. Nabutan ko utol mo, pre. Duguan sa labas ng apartment. Ano? Bakit? Ano nangyari? Pare, walang malay. Bugbog sarado. Pumunta ka na dito. Wait, sino may gawa niyan? Pare, di ko alam kung sino o kung paano nangyari. Pero mukhang galit kay Alan.
malala ginawa sa kapatid mo, pre. Sinasabi ko, lumipad ka na dito. Si. Ming. Oh. Ming, ito na lang bagdadaling ko. Masyadong malaki yan. Hindi naman ako magtatagal eh. Oo, eh. Wala to. Eh, syempre, naalala ko baka mamaya mapawisa ka. Wala ka na naman susuotin doon, hindi ba? Siguro kahit isa na lang, siguro dalawa. Dalawa pwede naman, siguro, di ba? Oh, inayos ko na yan. Tapos, ito yung isang juice pwede? Okay na ito, May. Okay na ito. Muna. Yung vitamins, nailagay ko na dyan. Kaya, huwag ka maghanap, ha? Naibook na rin pala kita, ha? Para sigurado ka sa netak nagbook. Okay, thanks, May. Para may upuan ka. Okay. Teka mo lang, sandali. Sige, mga baba. Nakausap mo na. Kaalis ka na kaagad, eh. Hindi pa eh. Iniisip ko baka hindi ko na talaga sabihin sa kanya. Ha? Siyempre, ayoko naman. Baka atakihin pa sa puso si Mama. Sumunod pa sa kay Papa. Ayoko nag-worry sila eh. Ako lang bahala. Ayusin ko na lang yung nangyari kay Alan. So magandang hindi na nila malaman. Ikaw ang bahala dyan, ha? Oo, Ming. Kasi naman yung kapatid mo, ba't ba nabugbog pa? Ano ba naman kasi? Hindi naman ganun yun eh. Hindi naman siya basagulero. Kung may kaaway man yun, magsasabi sa akin yun. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't nangyari sa kanya yun. Ano ba yun? May mga barkada ba yun? Mga ano pa siya? Wala nga. Eh, isa lang kaibigan namin doon, si Vincent. Pero hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyari sa kanya. Ay, naka. Anyway. Pwede ba dali mo na rin ito? Para lang may peace of mind ako pwede. Sige, May. Kaso hindi na kaya siya. Ano ba naman? Kasi ang liit-liit itong bag eh. Okay na siguro to. This will be fine. Thank you. Mahal na kami. Pwede ba mahingat ka? Alam mo yung buong story ako. Ano pa rin tayo? Gusto ko sa wala ko. Okay. Ang bala. Pwede. Okay. Atin mo na ako sa mga. Okay. Pwede na. Okay na. Okay. Kasi... Anong oras matatapos, Chef? Out na po ako ng 6 a.m., sir. Oh. Alan. Tibay mo, ha? Akala ko di ka nagigising, eh. Okay lang. Mapapunta na dito, kuya mo. Hindi mo na dapat siya pinapunta dito. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Kaya ako nabugbog. Dahil sa kanya. Hinaharap ni Dado at ng tatay ni Sheila si Kuya sa akin. Nabuntis daw ni si Sheila. At kailangan na panagutan. Siyempre, hindi ko sasabihin sa kanila kung nasan si Kuya. Kaya itong inabot ko. Paano ba sila makakasiguro na si Kuya ngay ama? Na hindi nga niyan lalapitan yung babaeng yun eh. Matulis yung kuya mo, ha? Pero patay. Hindi dapat nga lumuwas dito, kuya mo. Problema lang madadatnan nun. Pinapil ko yung mga sasin dito. Ang dami! Oo, ha? Yung mga room mo, ha? Yung room mo. Malaki masyado. Parating malinis, ha? Pagkakangiti niya, oh. Oo, Ming. Saan mag-ingat ka doon, ha? Huwag ka na maghanap ng away-away doon, ha? Maaway, Ming. Ako pa. Ako pa. Kamagal na. Mabilis lang ako. Mabilis lang ako. Kaya nga, sigurado. Mabilis ka na naman. Yan na naman yung sasabihin mo. Pero mamimiss ka naman namin. Eh, mas mamimiss naman kita. Ming, sandali lang to. Para kay Alan naman tong gagawin ko. Okay, Ming? Love you, Ming. I'll see you. Patawagin na lang kita kung tingin ko. Okay? Oh, tapos hindi naman matutuloy ang tawag na yan. Tawag ako. Agad. Agad, okay? Agad. Agad. Pag-landing. Okay? Bye-bye. Aray ko! Bye-bye. Daling langgam ko, Lairido. Alam ko lang ako ngayon sa salita dito. Sige, nasunga ako. Airplane, bye-bye. Tawag ako. Bye. Makabay ka, ha? Oo. Len. Kuya, engat. Nong, ako na rin papangita sa mga bata o sa Maynila.
Ay, hindi niya naman po katanong eh. Tatay din naman po ako. Maraming salamat, iho. Oh, kumusta mo na lang ako sa inaanak ko, ha? Apa, nung? Nung, dagang salamat, ha? Pang, pang. Tumawag na po konta ko sa airport. May nag-booking na Anthony Real. Mamaya 8:15 taon na pag. Pare, patay telepono ng uton mo. Anamang nasa aeroplano na yun. Alamin mo kung anong flight niya. Tawagan mo si Ate Milet. Nandiyan yung number niya. Sino ba si Ate Milet? Asawa ni Kuya. Ika na. Pasala naman ng powers ko. Ah, Ma! Nandiyan na kayo! Hi! Tonton. Ton! Saan ka na? Halika. Kiss mo na, Lola! Basa ng powers ko. Ipapapanik ko na. Ay, nako. Oh, Ma. Galing kasi ako kila Uncle Marion nyo. Kararating niya. Galing Saudi. Nagpakain. Ang papa? Iniwan ko sa bahay. Kasi nagpapahinga ko muna. Pero ayos naman siya. Salamat sa'yo. Mamaman eh. Dala ko itong mga pasalubong ni Uncle Marion nyo. Yung para kay Anthony, para kay Tonton, tsaka para sa'yo na rin. Nako, thank you. Asa na ba si asawa mo? Ay, kanina, hinatid na namin sa airport. Eh, kailangan bumalik ng Cebu. Milet, bakit mo pinabalik ng Cebu? Di ba sabi niya, hindi na siya babalik doon? Yun nga ang sinabi, pero marami pa daw siyang dapat kasing asikasuhin, kaya kailangan niyang bumalik, Ma. Eh, kahit na Milet, hindi mo siya dapat pinabalik doon. Baka mapariwara na naman yun. Pariwara? Alan, oo, kasama ko na kuwi mo. Papunta na kami dyan. Jenny! Mabuti at tagbalik ka. Meron tayong dapat pag-usapan. Ano yun? Tungkol sa aking anak. Tungkol kay Sheila. Buntis siya! Mapariwara? Ano yung ibig sabihin, Ma? Sinabi ko ba yun? Hindi ang ibig ko sabihin, baka mapariwara si Anthony doon kasi ang layo sa'yo. Lagi na lang kayong magkalayo. Mabait naman yung anak niyo ni, pero alam mo naman, hindi tayo makakasiguro. Tignan mo yung nangyari sa asawa ko. Di ba nag-usap tayo? Basta pagdating sa mga bagay na ganyan, mag-move on na tayo, di ba? Wala tayong dapat pagsilosan pagdating sa mga bagay na ganyan, di ba? At saka si Anthony naman, talaga namang mabait yun eh. Mahal na mahal ka, di ba? Lagi ko sinasabi sa'yo yun. At saka man, akong subukan lang niya mambabaya, manda talaga siya sa'kin. Hindi pwede yan. At saka hindi niya yung gagawin sa'kin. Mauna na ako, ha? O basta andyan na, dinala ko lang talaga itong mga pasalubong ng akin. Ah, basta kayo agad. O, sige. Sige. Thank you, Ma. Ano? O, sige. Okay, Ma. Ipagdadasal ko kayo lagi ni Anthony. Ha? Promise mo yan, Ma. Mag-ingat kayo, ha? Sige. Bye-bye. Bye-bye. Buntis ang aking anak at ikaw ang ama. Gago! Ah! Kamahiyam! Pakakasalan mo ang anak ko. Kung hindi, sasabog ang utak mo! Sir, sandali na po, pag-usa. Mang Tino. Sir, baka nagkakamali ko eh. Pagsado sila na ba? Sir, sandali po. Anthony. Pagsado sila na ba? Lahat! Sir, baka nagkakamali ko kayo, sir. Lahat! Sir, sir, sir. Lahat! Sir, lahat! Sir, baka nagkakamali ko sir. Huwag ka mag-alap! Sir, baka nagkakamali ko kayo, sir. Sir, sir, huminahon ko kayo. Ano ho bang problema? Kamakialam! Hinuhulit akong kriminal at ang polis nito ko! Sir, ibaba niyo yung baril niyo. Huwag kayo! Tara, tara! Tara! Pitiwan! Pitiwan mo! Pitiwan mo! Pitiwan mo!
sir. Wait! Tama ka, Jose. Iwan mo ako! Alam mo, Anthony, hindi ka na dapat bumalik eh. Ano sinasabi na nabundes ko si Sheila? Anthony, tinutukan ka ng baril, inupakan yung kapatid mo. Buntis kaya si Sheila? Pare, mampapabahay ka lang. Bubuntisin mo pa. Anak pa ng dating pulis. Ano ka ba? Mali ko ba? Gusto nila, pakasalan ko yung babae. Hindi naman pa pwede yun. Pare, talagang hindi. Hindi porket buntis siya, kasal ka agad ang solusyon. Hindi naman siyang first single mother, di ba? Tino, nakausap ko na si Hepe. Inareport ko na kayo. Okay na. Huwag lang daw muna kayo magpapakita dito ni Dado sa airport. Tino, ano ba nangyari, ha? Bigla kami nakatanggap ng tawag na nanutok ka raw ng barel. Hindi ko napigilan ang sarili ko, eh. Hindi ko napigilan ang galit ko! Ma'am, wala na ho si Anthony. Ano pa niya yung kalagayan ko? Oo, posible. Posibleng ako yung ama ng batang dinadala niya. Kuya, pumatol ka sa ibang babae kahit may asawa kang tao. Sa tingin mo, hindi ko iniisip yun. Oo, ngayon. Ano kasama mo yung babae na yun? Kuya naman, hindi ba niya alam na may asawa ka na? Eh, gusto mo rin talagang tikman. Kuya, nagkukunwari ka na single ka. Tapos ngayon, ano, nabuntis mo na. Gagawa ka ng kawaguhan, tapos ngayon, sumabit ka na, doon mo lang may isip na may asawa ka. Alam mo, Alan, nangyari na eh. Wala na tayong magagawa dyan. Pero delikado buhay ng kuya mo dito. Siguradong yari yan pag nakawala si Namang Tino sa mga pulis. Kaya tama na tong away na to, ha? Kuya, please bumalikan ng Maynila. Tumakas ka na, kuya. Sabihin mo lang na magkakaanak na siya, gagawa ka pa ng gulo. Kailangan ba talaga manutok ng barel? Eh di siyempre tatakas yung tao, akala niya papatayin mo siya. Eh pwede naman siya kausapin ng maayos, hindi ba? O sige. Kung yan ang gusto niyong gawin, Dai, hanapin mo yung tarantadong nakabuntis sa'yo. Kausapin mo. Pilitin mong pakasalan ka. At kung hindi, tatamaan ka sa akin. Maintindihan mo! Day, hanapin mo na kasi yung lalaki yun. Ang pansinin yung papangat kuya mo. Makakasalan ka rin ni Anthony. Huwag ka mag-alala. Matatapos din ang lahat ng ito, ha? Huwag ka mag-alala. Pakakasalan ka ni Anthony. Ayo! 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 Ay, ma'am. Walay tao diha. Gidala sa ospital. Ha? Bakit daw? Nadinig ko yung kapatid niya nakabuntis yata. Eh, ayaw ituro nung nakatira dyan kung nasaan. Kaya ayun, binugbog. Saan hospital daw? Okay. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Okay na, Uyan. Anthony, I just booked your flight. You are leaving in 3 hours. Kaya magmadali ka na, ha? Sige. Salamat. Si Alan, ikaw nang bahala maglabas sa kanya. Pare, ako nang bahala sa kanya. Tara. Tara ka. Hello, Ma? Alan, dumating na ba dyan si Anthony? Opo, kanina pa ho. Nalaman namin ng papa niyo na may babae dyan sa Cebu si Anthony. Kaya itong gusto kong gawin mo, ha? Bantayan mo siyang maigi para hindi makalapit sa kanya yung babae. Naiintindihan mo? Okay, mag-alala, Ma. Pinabalik ko na si Kuya ng Maynila. Hindi na siya malalapitan ng anumang tukso o gulo.
hindi na siya malalapitan ng babae niya. Magandang gabi. Saan ang punta ninyo? May bibilan lang po kami, pero mukhang matatagalan ho kami. Mabuti pala na abutan namin kayo. Malamang alam mo ang ginawa mo sa anak ko. Kailangan natin mag-usap. Mapakasalan niya ang aking anak. Yun lang naman ang hinihiling ko eh. Pwede po ba natin bitayin si Nanay Lydia? Na dito na lang po tumira. Panindigan lang ni Anthony ang sinabi niya na papakasalan si Sheila, okay na ako doon. Hindi ko po pwedeng pakasalan ang anak niya. At bakit hindi? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas! Lumayas ka! Lumayas! Pupuntahan natin si Kuya kay na Sheila. Eh mukhang ayaw namang magpaligtas yung utong mong siraulo eh. Kuya, may asawa ka, may anak ka. Hindi ka ba nakonsensya sa ginagawa mo sa kanila? Ano ba talaga yung nangyayari dyan? Gusto mo ba sabihin sa akin? Sorry. Ay hirap naman ito.